everyone! Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sara Barba-Cabodil. Ako, syempre, hindi magiging kompleto ang talakayan ngayong araw kung hindi ko makakasama ang aking co-host, ang napakabait, napakabuti, napakabata, and very dedicated public servant ng 4th District of Nueva Ecija, no other than Dr. Nap Interior. Hi, Dr. Nap! Hi, Dr. Sara. Ako, syempre, hindi rin kompleto yung linggo ko pag hindi tayo nakakapagkwentuhan, lalo na isa sa kasama ko ngayon ay yung sa pinakamagaling na host po sa ating bansa ngayon. Siyempre, binabati po natin lahat ng ating mga tigapanood, hindi po lamang dito sa Pilipinas, kundi all over the world po. Nako, Dok Sara, kamusta ka ba? Kamusta na ba ang ating mga balat dyan? Naku, ito no, alam ko napakarami natin ngayon mga nakikita mga pasyente na maraming mga ikinocomplain, no, maraming nangangati kasi syempre alam natin tag-ulan na, 'di ba? At medyo malamig na 'yung panahon, and isa nga sa 'yung pag-uusapan nga natin ngayong araw, parang it's actually multifactorial, pero mas magandang marinig natin 'yan sa ating guest specialist Miamia lamang, no. At this time, gusto ko munang imbitahan ang ating mga viewers to please like our FB page Doctors on TV, and makishare na rin po nitong ating live ng tayo po ay makatulong sa iba sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng impormasyong pangkalusugan. And also, you can watch us through UNTV News and Rescue YouTube channel. Don't forget to subscribe to Doctors on TV YouTube channel, and remember to hit the bell para updated ka sa medical information and healthcare tips. And ito nga, Doc Nap, no, yung pinag-uusapan natin kanina, kasi today, we'll be talking about a common skin condition that affects millions of people around the world. Imagine, ha? Ito yung tinatawag na eczema. Nako, Doktora, eczema pala yan, ano? At sa tulong ng isang batikang dermatologist, tatalakayin natin ang iba't ibang klase ng eczema, ang mga sintomas nito, pati na rin kung paano ito ginagamot. A compromised skin barrier can cause eczema. The skin condition is not only uncomfortable, it can also affect one's confidence. Stay tuned to learn how you can control eczema through treatment and health habits that can prevent flare-ups. Our guest today is Dr. Marie Kris Lin-Mendoza. She finished medical school in 2015, graduating magna cum laude. She had had dermatology residency at Jose R. Reyes Memorial Medical Center and the Skin Research Foundation of the Philippines. Dr. Mendoza currently holds clinic at Versosa Aesthetic Clinic at the Grandia Place in Quezon City, the Facial Studio MD Skin Clinic at Unimart in Capital Commons Pasig City, and Mega Clinic at SM Mega Mall. Welcome to the program, Dr. Marie Kris Lin-Mendoza. At ito nga po ang ating tatalakayin today with dermatologist Dr. MK Lin-Mendoza. Hi, Dr. MK! Welcome to Doctors on TV! Good day, Doc Sara and Doc Nap, at sa lahat ng mga nanonood ng Doctors on TV. Ayan, okay, Doktora, no? Thank you at pinagbigyan mo kami sa aming imbitasyon, no? Marami po kasi ng mga pasyente ngayon ang nagko-complain po ng mga ng flare-ups po ng eczema. Doktora, para mas maintindihan ng ating mga viewers, ano nga po ba ang eczema? No, yung eczema kasi generic term 'yan, no, for any inflammation of the skin. So basta any inflammation, eczema 'yan. So napakalawak kasi talaga niyan. So bali, Dok, kung ito pala ay generic name for itchy or yung pamamaga ng balat, ano po ba yung mga klase ng eczema po? Oo. So maraming klase, no, pero yung pinaka top 2, no, na pinaka common ay atopic dermatitis, na pwede ring tawaging hika sa balat or skin asthma. Yung isa naman ay contact dermatitis. Doktora, itong dalawang na mention niyo na most common po, no, ano po yung pagkakaiba nila para basically magkaroon ng idea yung mga, I'm sure maraming nanonood sa atin na may ganitong condition, no, para medyo mas magka-idea sila na ito pala yung sa akin, ito naman pala yung sa akin, ganito basically. Okay, so sa atopic dermatitis, ito ay both genetic and environmental. Meron siyang ganun, ano, kumbaga nasa lahi, lalo na kung may lahi ng asthma o kaya ng allergic rhinitis. Kumbaga innate sa kanila na kulang, no, yung hydrating factors ng balat. So laging tuyo, nagiging makate, at nagiging sensitive tuloy sa kung ano-anong mga environmental factors, no, gaya ng changes in temperature, pawis, o kaya mga bagay na in contact with the skin. Compared naman sa contact dermatitis, ang contact dermatitis is
pwedeng normal yung production ng hydrating factors, yun lang, nakasalalay, no, yung problema dun sa irritant o yung mga allergen na nadidikit sa balat, no? From the word contact, nagkaka-eczema kapag nadidikit sa certain na bagay or chemical, kaya siya tinawag na contact dermatitis. Oh, okay. Bali, Dok, yung contact dermatitis, parang ngayon nakikita ko siya madalas sa mga nurses natin, sa mga doctors, lalo na yung mga nagsusuot po ng mga gloves. Tama po ba? Yes, yes, tama yun, no? Mga gloves, mga... Ngayon kasi pandemic, so hugas ng kamay, alcohol ng alcohol, form din yun ng contact dermatitis, no? Pag nakikita nyo, dry na yung balat nyo after hugas, after alcohol. Minsan din, no, mga jewelries, nakaka-contact dermatitis din talaga yan. Okay. Dok, maliban po dun sa pagsasabon o yung nagda-dry up, ano-ano po yung mga common o yung madalas na nagiging sanhi po ng eczema? Okay, so dyan po mapasok yung mga, yun nga, nickel, no? Nickel yung component na nakikita sa jewelries. Pwede yung, alam niyo yung bakal dun sa cinturon, tsaka botones mismo ng pantalon. So, yun, pwede yun mag-cause ng allergic reaction or contact dermatitis, no? Dun sa may mga allergies sa nickel. Pwede rin, no? Ito yung rubber, no? Kumbaga, pagka sumuot ng rubber slippers, makikita nyo yung eczema, hugis nung, ano, nung chinelas, no? Tapos mga strong irritants din, no, aside sa mga sabon, ba uso ngayon yung mga rejuvenating sets. Yun, yes. Malakas 'yon maka contact dermatitis din. Okay, doktora, ito po, no, 'di ba dalawang grupo yung dinidiscuss niyo po, no? Nagkakaroon po ba ng instances na overlapping din po itong diagnosis na ito? Yes, correct, Doctora Sara, no. Kasi ito pag ang person or yung patient may atopic dermatitis, napaka-prone niya na magkaroon ng contact dermatitis kasi nga hindi maganda yung balat from the start, no? Tuyo. So, mas madaling makapasok ngayon yung mga irritants or yung mga chemicals, no, sa mga bagay na nadidikit sa balat. So, pwedeng overlapping talaga yan. Panigurado, yung mga kasambahay natin dyan ngayon, napapaisip na kung meron ba silang atopic or contact dermatitis. Bagamat ang eczema ay maaaring magpabalik-balik, it doesn't need to be a part of your everyday life. Yes, so Doc Nap, and there are medications and healthy habits that can help you avoid eczema flare-ups. So, kung yan po yung tatalakayin natin with Doc MK sa susunod po na bahagi ng Doctors on TV. Again, welcome back. You're still watching Doctors on TV. At ito, no, pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa eczema. Eczema can last a long time, pero naku, maaari po itong mabawasan, no, yung dalas at lumahan ng sumpong nito sa paglipas ng panahon. Maaari din po itong makontrol sa pamamagitan po ng iba't ibang mga measures. Naku, but first, let us, Doc MK, kung ano-ano nga ba ang sintomas ng eczema, lalo na may pagkakaiba kaya sa infants, sa children, o sa adults. Okay, so in the case of atopic dermatitis, meron yan pinagkakaiba, no? Usually kapag babies or infants, makikita yung atopic dermatitis common yan sa anit o kaya sa cheeks, no? Magkabilang cheeks, mapula, nangangaliskis. Pwede rin makita sa siko or sa tuhod. Pero once na nagiging bata na or adult, nakikita na ito sa leeg or yung harap ng siko dito, makikita, no? Makate, mapula, at saka dun sa alak-alak o yung likod ng tuhod. Compared naman sa contact dermatitis, ano, actually, ang magiging clue natin dyan is yung location, no, kung saan nadikit yung bagay o chemical na nakakos ng contact dermatitis. So, wala namang siyang pinagkakaiba-iba kung baby or pagmatanda. Pero common pagka baby yung diaper dermatitis na tinatawag, no, dahil nga dun sa diaper o kaya dun sa ihi or sa dumi ng baby na nanabababad. So, at the end of this day, ang point dito po ay dapat po napapanatiling intact yung protective barrier function of the skin. Tama ba, Doktora MK? Tamang-tama. Ito po, Doktora, ang daming nababahala. Nakakahawa po ba ang eczema? Kasi di ba, very common talaga ang eczema, and I've noticed, no po, yung mga, kunyari, nakakita natin sa mall, okay, pag may nakakatabi tayo na meron, yung iba po na nakakatabi rin nila, takot na takot sila kasi feeling nila baka mahawa sila. So, can you clarify this po kung talagang ano siya, contagious or not?
Okay. So, hindi po nakakahawa ang eczema, no? Kaya huwag natin katatakutan yung mga taong may eczema. Hindi po sila nakakahawa. Pero tama yun, no? Dapat matanggal natin yung social stigma na napandidirihan sila, no? Kaya laging tandaan, hindi po ito nakakahawa. Huwag po natin sila katakutan. Pero knowing this, Doc, na hindi pala siya nakakahawa, paano po ba natin malulunasan ang eczema? Okay. So, yung atopic dermatitis, no, kumbaga innate, no, kumbaga genetic, no. So, natural na dry yung mga balat nila. So, ang lunas lang talaga is i-replace natin, no, yung moisture sa balat, no, by using mga moisturizers, mga lotions, lalo na may lamang mga ceramides, oatmeals, okay yung mga yon. For contact dermatitis naman, no, contact, so, ibig sabihin, iwasan natin yung mga bagay o chemical na nakakapag-cause ng contact dermatitis natin. Kaya lang minsan medyo mahirap no ma-identify sa dami nating gamit sa bahay like sabon, shampoo, makeup. So meron tayong tinatawag na patch test no para ma-identify, makatulong ma-identify yung allergen no na nagko-cause ng contact dermatitis para maiwasan natin ito at hindi na pabalik-balik. Oo, kailangan talaga, yun nga, yun sa una, okay, yung atopic dermatitis, wala tayong magagawa kasi yun nga, we're born with the genes na nakuha natin sa ating magulang. Pero wag naman natin silang i-blame, hindi po ba? Now, oh, basically, actually, yung ina-explain niya natin sa mga pasyente, no, kung iyan ay skin asthma, let's just look at the brighter side of it, na at least hindi bronchial asthma ang nakuha nila, hindi po ba? Now, dito nga sa contact dermatitis, diba, doktora, sabi niyo, identification kung ano yung talagang nakakapagpa-trigger. So, para maganda malaman natin to para mapigilan yung mga pwedeng complications, no? And speaking of complication, doktora, ano po ba yung maaaring mga maging komplikasyon nitong eczema? Nako, number one dyan, no? Diba, eczema, sira ang balat, sira ang protective layer. So, madaling makapasok ngayon yung mga bacteria, virus, fungi. So, common ang secondary infection. Kaya mas maganda nga na matreat agad yung eczema kasi once na may infection na, no, madadagdag pa, kailangan pang i-treat yung infection kasi hindi gagaling kung hindi matitreat yung infection. Ang isa pa dyan is yung kumakapal yung balat, no, sa kakakamot, sa kakakuskos, tinatawag itong lichen simplex chronicus. Kumbaga, nangalyo, nagkakalyo na yung balat sa kakakamot. Ayun po. Pabalik-balik din talaga ang eczema. Ano po? Kung kaya nga ito yung napag-usapan natin kanina, this eczema condition actually comes and goes. Pero Doc, ano naman kaya yung mga nakakapagpa-trigger ng pagsumpong nito? Nako, yan po yung pasasagot natin kay Doc MK. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Hello again po sa aming mga viewers at pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa eczema. Okay, so the main symptom of eczema for most patients is itching o pangangati, no? And this usually leads to scratching na nakaka-irritate lalo sa balat. In turn, this leads to each scratch cycle or increased itching and scratching that worsens eczema symptoms. Kaya mahalagang malaman natin, ako. At tanongin natin kay doktora kanina, nabanggit niya na yung nickel eh. Pero other than that, doktora, what triggers eczema flare-ups po? Okay, so yung common no, na nagagamit natin sa mga bahay, ito yung mga personal care products na may mga fragrances o kaya may mga kulay. No? Kaya ang lagi nating piliin na gagamitin no, na ipapahid sa balat ay less color tsaka less fragrance para less chemical din na pwedeng mag-react sa balat, no? Tapos, usually, yung mga common din dyan, no, yung naglalabada, yung mga household helpers, yung mga bleach, no? Nako, napakalakas yan makakontact dermatitis. So, dapat magsuot ng gloves. Tapos, aside sa mga environmental factors, no, yung pansariling trigger din is yung stress, no? Kung lalo na sa mga atopic patients, no? Kapag nasistress sila, pwedeng mag-flare up yung kanilang eczema.
Ayan, okay. So, ako talagang ano, ang dami-dami pala talagang dapat iwasan, no? So, medyo mahirap din yan, di ba, actually? Pero, Doc, ito kunyari, talagang may flare-up na nga po, no? Kasi kahit anong iwas, basically, kung say, for example, hindi na-identify kung ano talaga yung nakakapagpa-trigger sa kanila. At ito nga, nagkaroon ng atake and nangangati na po. Pero, paano po ba yung, ano, maiiwasan tong pangangati? Kasi, kawawa naman yung pasyente, lalo na po sa gabi, I'm sure hindi yan makakatulog. And more than that, the following day, dahil hindi nga ho kumpleto ang tulog, hindi rin sila productive, hindi sila makapagtrabaho the following day. So ano po yung mga paraan para maiwasan ng mga ganitong pasyente yung pangangati? Okay. So yung sa pangangati naman, no, pag pwede namang uminom ng mga antihistamine, merong mga gamot, no, na iinumin or pwede rin ipahid para makatulong sa kate. Pero usually, no, ang cause kasi ng kate is dryness, no. So dapat iwasan natin yung mga practices na nakaka-dry ng balat, no. Gaya ng dapat maligo lamang ng maximum of 10 minutes. Warm water, no, huwag sobrang lamig, huwag sobrang init. Tapos ang towel, dampi-dampi lang, no, hindi kuskos. Tapos mag-lotion agad after mag-towel dry, no. Mag-lotion agad, pwedeng 2 to 3 times a day or depende ito sa dryness ng balat. So basically, ano, moisture lang po. Dapat talaga ma-impact yung moisture. Yes. And of course, it doesn't happen overnight. So talagang tsatsagain muna. Ano po? Yes, correct, correct. But, Doc, kasi, di ba yung may mga iba akong pasyente, gustong-gusto nila, nilalagyan ng alcohol kung ano yung makate. Nako, tama po ba to para sa ating mga pasyente? Nako, ayan nga yun. No, kaya na nabanggit ko, na pandemya ngayon, kailangan laging nag-alcohol. Kasi iba, pang-relieve nila ng itchiness. Well, totoo, marirelieve. Pero ang kapalit nun is another kate. So, hindi natin nabibreak yung itch scratch cycle, no? Kasi nakakatuyo yung alcohol, eh. So, sa umpisa, wala yung kate, pero kapalit nun is dryness, kakate ulit. At minsan, mas malala pa yung kate than before. So, iwasan ng mag-alcohol kung hindi naman kailangan. Ayan, ako sakto, doktora, no, Doc Nap, kasi may nagtanong sa atin. So basically, di ba, bawal nga po yung alcohol, no, lalo na sa may eczema flare-up. Pero tinatanong na ating FB viewer, ano daw po bang klase ng lotion ang mas mainam na ipahid para at least maibalik ang nawalang moisture sa kanyang balat? Okay, ang importante, piliin muna yung sinasabi kong less fragrance, less color, no, yung mga puti lang. Tapos pag inam mo yung mga hindi naman sobrang scented, no, hindi natin maiwasan, minsan may amoy talaga yung lotion. Tapos maganda, no, maganda yung may mga laman na ceramides or mga oatmeals, kasi yun yung nakakapag dagdag moisture sa balat natin. Ayan, yes, okay. Dapat talaga na, dapat moisture, no, Dok Sara? Yes, yes, yes. At ulit-ulit, ano, huwag tipirin ang balat para at least, you know, maibalik nga yung, ano, yung moisture ng ating balat at maiwasan na yung another flare-up ng eczema. Okay, ito, doktora, ngayon naman ay dumako tayo sa ating segment na, Dok, tama o mali? Naipon ng mga tanong ng ating mga kasangbahay na nais maliwanagan. So, ang sagot lamang po natin dito, Doc, ay kung tama o mali. So, Doc MK, ready ka na po ba? Ready na. Okay, so let's do this. Totoo bang ang eczema ay nasa genes? Doc, tama o mali? Tama, pero hindi lahat, no? Na applicable ito sa atopic dermatitis. Uh-huh. Nice, okay. So, Doc, ang eczema ba ay nakakahawa? Doc, tama o mali? Mali, okay. Hindi ito nakakahawa. Ayan, kaya wag nang matakot. Ano po? Ito, totoo bang ang stress ay nakakapagpa-trigger ng eczema? Doc, tama o mali? Tama. Kaya iwasan ding mag-stress kasi kung hindi, mag-flare up ang eczema. Dapat laging happy thoughts. Yes, or alisin yung stressor, ano, Doc? Pero Doc, ang eczema ay gumagaling. Doc, tama o mali? Super tama. Kaya wag mawalan ng pag-asa, okay? Magbasa magpakonsulta, gagaling yan. Eto, doktora, ang madalas na pagbababad ba sa tubig ay nakakapagpalala ng eczema? Dok, tama o mali? Tama, no? Kasi lalabas, no? Pag matagal tayo nakababad, ang tendency, lalabas yung moisture ng balat natin, so matutuyo. Dok, sanhi ba ng pabalik-balik ng eczema ang pagkain ng manok at itlog o malalansang pagkain? Dok, tama o mali? Nako, eto, may tama at may mali, okay?
Kasi yung eczema, no, common sa, meron ding mga porsyento ng matao na may eczema ay may food allergies. So kung may food allergies sila, iwasan na lang nila yung mga pagkain na nakaka-allergy sila sa, mm-hmm. sa kanila. So common dito itlog, soy products, mga gatas o kaya mga mani. Pero ito, gusto ko lang i-take note, no, para sa mga nanonood, napaka-rare po ng chicken meat allergy. So huwag ninyo basta-basta na hindi kainin yung manok kasi sayang yung nutrition o yung protina na maaari nyo pang makuha sa manok. Mas maganda talaga kumonsulta kayo para ma-advisean kayo ng mabuti sa diet. Okay, ito doktora, totoo ba na daladala na ng batang may eczema ang ganitong kondisyon sa kanyang pagtanda? Dok, tama o mali? Pwedeng tama, pwedeng mali, no? May mga cases kasi na atopic dermatitis, no, na na-outgrow nila pag mga 5 years old sila. May iba naman na dadala na sa adulthood. Pero yung contact dermatitis, walang pinipili yan. Oh. Oh, so. Pero Doc, ang eczema ba ay senyales ng poor hygiene? Doc, tama o mali? Mali. Minsan nga, pag nasosobrahan nga tayo ng tagal ng digo, matutuyo pa yung balat. Nakaka-cause pa ito ng eczema. Magkaka-flip up. Yes. Okay, pag sobrang linis, delikado din kapag atopic dermatitis. Okay, ito po, doktora. Totoo bang nakatutulong ang breast milk sa baby na may eczema? Dok, tama o mali? Okay, so i-clear natin to, ha. Tama, pero hindi sa lahat ng klase ng eczema. No, nag-a-apply ito sa atopic dermatitis. May mga studies, no, yung mga baby na nilalagyan ng breast milk ay gumagaling, no, parang nagpahid na rin ng mga medicated na gamot ay na products, no. So pwede, pero make sure lang din na malinis, no, kumbaga malinis yung kamay kasi kung hindi mai-infection din yung baby. Ayan, so there you have it, Doktora. Doktora MK, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you very much sa mga naibahagi niyo po, no. I'm very sure na marami pong napulot ang ating mga viewers. So do you have any last words po to our viewers, Doktora? Okay, so the best advice na mabibigay ko is kumonsulta. Madami kasing pupunta na marami nang naipahin, nagkaroon na ng infection, no? Sayang lang yung mga pera at matatagalan pa tayong gumamot. So mas maganda, diretso agad kayo sa inyong mga dermatologist, patingin nyo na agad kung tingin nyo ay kayo ay may eczema. So thank you very much, Doktora Marie-Kris Lin-Mendoza. Baka meron po kayong social media or any like clinic details to promote? Okay. So, pwede nila akong bisitahin, no, sa Facebook tsaka Instagram page ko. Ang pangalan lang, type lang nila, MK Derm PH, no, one word lang 'yon. Tapos doon na nila makikita yung mga schedules ko. Ayan, so very brief, no? MK Derm PH. Ayan, thank you very much once again, Dr. Marie-Kris Lin-Mendoza. So, Doc, na baka kayo po ay may gustong pasalamatan. It's greeting time. Thank you, Doc Sara. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Dr. Son TV for having me here po. At syempre po kay Doc MK sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman sa ating mga kasambahay. At syempre po, nagpapasalamat din po ako sa Macau Imperial Milk Tea located at SM Mega Center, Cabanatuan City. At syempre po, nagpapasalamat din po ako sa Organic Acai Berry. Salamat po sa pinadala nilang premium blend. Masarap na masarap po, so try it now po. And you can contact me po through Health for Medical Diagnostic Center po dito po sa Cabanatuan City na Baysia. Yun lamang po. Syempre po, yung girlfriend ko na nanonood ngayon, si Mika Sonsing po. Hi. So thank you very much again, Dr. Nap, no. So there you have it, mga kasambahay, it's another episode of Health Education. We do hope na marami po kayo ulit na pulot, no, at natutunan sa pagsama niyo sa amin. Lagi lamang po kayong tumutok dito sa amin sa UNTV, no. And gusto ko rin pong pasalamatan ang Mestiza Soaps. Mestiza Soaps are made with natural ingredients and combination of vegetable and fruit extracts which can also be used by children and safe for pregnant women. Good news is that it is cruelty-free and vegan beauty. So for inquiries and orders, you may contact 0969-175-423-1 hanggang 33. And also, pwede nyo rin pong tawagan ang kanilang landline 8824-5217 at 881-30320. Ayan. And gusto ko rin pong pasalamatan ng Organic Acai Berry. Support your health with a 100% organic superfood supplement, Organic Acai Premium Blend, and Acai Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants,
fiber, amino acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients that our body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic Acai is available in all Mercury drugstores and other drugstores and supermarkets nationwide. And syempre, meron din pong organic Acai berry, hot choco, and coffee. And gusto ko din pong pasalamatan ng ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa po sa ating adhikain na maibahagi ang kaalamang pangkalusugan. Salamat din po sa Klinika Figura. For appointments, you may contact 0917-317-7272. And gusto ko din pong pasalamatan ng Even Swiss of Eye Skin Laboratories, ang Philbeauvo Corporation, and ang Weirly Dough. Ako muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba-Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors Like Me.